Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Mahigit na 2,000 piso ang nakuha ng mga tulisan na sugatang malubha ang isang trailer at 2 alila. Tumungo si Benzaib sa puok na pinangyarihan at sa daan ay binuo na sa sarili ang pangyayaring ilalathala. Hindi totoo yan! At bakit hindi? Hindi ako hangal! Ang mamumuno sa kanila ay isang kastilang mataas, gayumanggi, na umayon sa anyo ni Simon. Isang putok ng kanyon ang palatandaan, ngunit wala naman silang narinig. Kaya't inakala nilang sila'y nilinlang ng Kastila. Kinahapunan, dumalaw si Benzaib kay Don Custodio. Bulong-bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Panauhin ng mag-anak si Isagani. At sinong naglagay ng mga pulbura? Ang mga praile kaya? Ang chinong si Quiroga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang mag-aalahas na si Simon? Si Simon? Nawala si Simon nang di nakapag-iwan man lang ng bakas. Pinaghahanap siya ng mga gwardiya sibil. Oo nga, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi? Kagabi? Nagkagulo kagabi, habang kami naghahapunan. Ang lampara sa mesa ng general ay namatay at may nagsabing isang di kilalang tao ang nagnakaw ng lamparang iyong handog ni Simon. Saan magnanakaw? Tauhan kaya ng kamay na itim? Tumindig si Isagani, lumakad-lakad. Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog at walang nakakilala sa kanya. May nagbabalitang isa raw Kastila at may nagsabi namang Chino at ang iba'y Indio. Ang lamparang yan ang mapapasabog ng buong bahay. Sayang, kundi sa magnanakaw na yaon, sana'y nangamatay na lahat. Gulat na napatingin kay Momoy ang mga babae, lumapit siya kay Isagani. Kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari. Kung nalalaman lamang na magnanakaw kung ano ang layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ng gayon. At pantayan o bayar man ang kahit gaano'y hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Makaraan ng isang oras ay nagpaalam na si Isagani sa mag-anak na orenda upang umuwi sa lalawigan at manirahan na habang buhay sa piling ng kanyang amain. Si Kabesang Tales ang kilabot ng Luzon. Biglaan ang kanyang pagsalakay at sa panahong di inaasahan ng lahat. Sinunog niya ang isang kabyawan sa Batangas, nanira ng mga pananim, pinatay ang isang hukom pamayapa sa Tiani, nilooban ang isang bayan sa Cavite, at sinamsam ang mga sandata sa tribunal. Mula sa Tayabas hanggang sa Pangasinan at maging sa timog ng Albay at Hilagang Cagayan, ay napabantog ang kanyang pangalan sa pandarambong o pagnanakaw.